Isa ang Railway Renaissance sa mga binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation Address kahapon. Nangangahulugan na nasa bagong panahon na ang railway sector sa bansa dahil sa mga big ticket projects. Ang iba dito ay kasalukuyan pang ginagawa. Ilan sa kanyang binanggit ang patuloy na pagbutas sa Metro Manila Subway Project kung saan katumbas na ng 3 hanggang 6 na palapag ang nabubutas sa ilalim ng lupa. Gayon din ang inaasahang pagbubukas ng ilang istasyon ng LRT1 Cavite Extension at ang muling pagbubukas ng Philippine National Railways sa linya mula Naga City hanggang Legazpi Albay. Para magtuloy-tuloy ang mga railway project, titiyakin umano ng kanyang administrasyon na maisaayos ang mga issue sa right-of-way. We will make sure that the right-of-way issues are resolved in the most equitable, efficient, and expeditious manner, so that these will not get in the way of our infrastructure development. Ngunit para sa isang mobility advocate group, kaalinsabay ng mga railway project ay dapat ding tiyakin ang pagsasaayos ng iba pang mode of transportation. Ayon sa direktor ng Alt Mobility PH, dapat mas maging komportable ang biyahe ng mga commuter, lalo na ng mga vulnerable sector o yung mga persons with disability na gumagamit ng saklay at wheelchair. Kailangan ng mga tao na makapunta doon sa rail station. Kung titingnan natin yung experience ng mga tao, kasi syempre paglabas mo ng bahay, wala namang stasyon ng train agad sa labas. Ano? So kailangan mag-interoperate ng rail services with other modes of transportation. Bukod dito, dapat ding tutukan ng pamahalaan ang pagkakaroon ng mas maayos na mga wheelchair ramp, elevator at escalator sa mga sakayan ng commuter. Sa obserbasyon ng Alt Mobility PH, maraming mga escalator at elevator ang hindi na maintain ng pamahalaan kaya hindi rin ito napapakinabangan. Pagkikita natin, kapag tayo sumasakay ng MRT, kahit na lang sa atin mga able-bodied person, napakahirap ng pag-akyat sa mga sakay ng tren. Kadalasan, hindi gumagana yung elevator or escalator. Sa pananaw naman ng National Center for Commuter Safety and Protection, malaki ang ginhawang maidudulot ng mga railway projects sa bansa. Gayunman, daing ng grupo na sana ay isama sa mga pagpaplano sa mga proyekto ang mga commuter dahil sila rin naman ang gagamit ng mga ito. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.